target naman ang DICT na maglabas muna ng digital copy ng national ID habang hinihintay pa ang physical copy nito. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Marami pa rin ang naghihintay na dumating ang kanilang national ID. Ilang taon na buhat ng magsipag-apply. Sa sectoral meeting ng Pangulo kasama ang DICT kahapon, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang nagsabing dapat masolusyonan na ang problema. Dahil kahit siya, naiinip na sa tagal ng proseso ng physical o plastic card ng national ID. Dahil dito, maglalabas ng digital national ID ang DICT. Ibig sabihin, habang hinihintay ang physical national ID, tatrabahuhin na muna ng DICT ang digital copy ng national ID. Wala naman pong ultimatum. Kami na po ang nagbigay ng basically ng goal namin. No? I'm hoping that with the full support of the President, and the full support perhaps of our legislators to give us all the necessary budget or at least if not 100%, a significant portion of it by year end. Para magawa ito ng DICT, humingi na sila ng access sa mga information data na nakolekta ng Philippine Statistics Authority tulad ng biometrics. They have captured about 80 million identities already and it's in their database. So for us to be able to convert it to a digital format, we needed access to that database so that we can deploy it on a digital platform. Ayon sa DICT, pinapabilis na ang pagre-release ng physical national ID at initial na solusyon lamang ang digital copy. Titiyakin din ng ahensya na secured ang mga datos para sa digital ID. All our systems are developed with security in mind, no? So this is what we call in our approach security by design, meaning security is not as an afterthought. Kumbaga, from the very beginning when we design it, it's already with security features. So today we're using best of breed security systems in order to develop and deploy these apps and these systems. Tiniyak din ng ahensya na kahit ang mga walang gadget o connectivity access ay magkaka-digital ID. Batay naman sa datos ng DICT, bumaba na ang bilang ng mga naglipa ng tech scam dahil sa SIM card registration. Pero ayon sa DICT, may mga scammer pa rin nakabibili ng pre-registered na SIM mula sa mga individual na pinagkakakitaan ang kanilang inirehistrong SIM. Kaya babala ng DICT. Kung ginamit po itong SIM card na ito na nakarehistro sa kanila sa isang krimen, at hinuli po namin ang mga perpetrators niyan. Kasama po sila sa paghabla. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.